Napag-usapan natin ang patungkol sa may victory ng side nitong si Lamilim laban sa mga Insector Forces at ang pagre-retreat nitong si Gobta sa isang malaking trahedya na paparating sa kanila. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang anime fan narrations na owned rin ng anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa may description. So dahil nga malaki ang tiwala ni Ranga kay Gobta ay hindi na nagtanong itong si Ranga kung saan man sila pupunta. Basta nung tumalon itong si Gobta sa likod niya ay dire-diretso na agad sa pagtakbo itong si Ranga. Nakita nila Frey at Carion itong dalawang to. Tapos napatingin sila sa isa't isa. Then kinapitan sila nitong si Milim parehas. Kaya nagsalita si Frey na teka lang daw. Tapos sabi naman ni Carion oo nga daw. Huwag daw sabihin itong si Milim sa kanya na pati silang dalawa kasama sa may special training nitong sila Midley at Carrera. Nagkakatuwaan na itong mga ito nang biglang may nagsalita at sabi nito patigasin daw ng kanyang Blizzard ang lahat ng mga naandito at patulugin itong Blizzard itong mga ito. Napaka-perfect daw nitong timing nito. Talagang off-guard daw ang lahat nung ito ay umatake kaya lahat ay tinamaan. Ang buong paligid ay nabalot ng white na yellow dahil napakalaking Blizzard ang inisamo nito at wala ni isa sa mga kasama ni Milim ang kayang makatakas. Nagulat na lang itong si Milim. Sabi niya hindi daw maaari. Bakit daw ito nandito? Si Milim ang una nakapansin kung sino ba ito. Pero unfortunately, huli na ang lahat. Kasi maging itong si Milim, late na itong nainotice. Hindi daw marami ang individuals na kayang i-fool ang Demon Lord na si Milim. At kabilang daw sa mga individuals na ito, ang kanyang tita, which is the elder sister nitong sila Veldora. Ito ay ang Frost Dragon na si Velsard. Sabi ni Velsard, matagal na daw sila na hindi nagkikita nitong si Milim. Tapos nagtanong itong si Milim sa kanya na ano daw ang ginagawa nitong si Velsard. Bakit daw nito pinapatigas ang kanyang mga kasama? Nagreply naman itong si Velsard dito na nandito daw siya para makita ang pinakamamahal niyang pamangkin kasi kailangan niya daw ng tulong nito. Nagsalita naman itong si Milim na huwag daw siyang maliitin nitong si Velsard. Tsaka kung meron daw itong favor na gustong hingin sa kanya hindi daw ganito ang way para mapagbigyan siya. Dapat daw mag-behave ito appropriately. Tanggalin daw muna nitong si Velsard ang inilagay nitong Blizzard. Then tsaka daw siya sa kanya makipag-usap. Sinubukang i-intimidate nitong si Milim itong si Velsard habang pinipigil nitong si Milim ang kanyang matinding galit. Kasi pag nagpatuloy pa daw itong ganitong state ng kanyang mga kaibigan mamamatay daw itong mga ito. Magiging frozen sila into ice sculptures. Kaya kailangan ni Velsard natanggalin ang pagka-frozen sa kanila. Otherwise, hindi na ito matatanggal. Hindi pa naman patay itong mga ito ngayon. Pero hindi na maganda ang kanilang condition. Nasa mga fingertips nitong si Velsard ang kanilang mga buhay. At away dito itong si Milim. Completely off guard talaga sila kanina. Kaya hindi niya nagawa na protektahan itong kanyang mga kasama. Naparelax kasi itong si Milim after ng kanyang deadly battle laban kay Zelenius. Kaya hindi niya napansin na nandito na pala itong Frost Dragon. Nilalamig itong kanyang mga kasama. Pero conscious pa rin naman sila. Hindi lang sila makagalaw at makapagsalita na maayos. Alam nila na sila magiging dahilan kung bakit mapapahamak itong si Milim. Kasi hindi nga magra-rampage itong si Milim hanggat nandito pa itong kanyang mga kasama. Kaya hostage talaga sila nitong si Velsard. Nakikita ngayon ni Frey itong mga nangyayari. Nakakaramdam na rin itong si Frey ngayon ng even greater danger na nanggagaling naman kay Milim. Galing na ito kay Milim mismo. Kasi sa sobrang galit nitong si Milim ngayon parang siyang isang bulkan na naghihintay na lang na sumabog. Kapag nawalan daw ng kontrol itong si Milim at kapag nagwala na nga ito buong mundo daw ang mawapanganib. Dahil masusunog daw ang buong earth kapag wala ditong pumigil. Kaya kapag nangyari daw yon, mas unimaginable daw ang damage. Hindi na nila alam kung paano makakasurvive ang ibang mga tao. Kaya kinailangan na nitong si Frey na magkawa ng isang malaking desisyon. Nakita niya kasi na masyadong delikado rin kapag nagawa ni Velsard na pasunurin itong si Milim sa pamamagitan ng paggamit sa kanila nito bilang mga hostages. Kaya inutusan ni Frey itong kanyang Soaring Flak, itong kanyang army. Binigyan niya ng order itong mga ito na i-take out daw itong si Velsard. Then sinabihan niya naman itong si Milim na makapaglaban daw ito ng maayos. Huwag daw silang alalahanin ito. Sa sinabi na ito ni Frey nagkasundo ang lahat nitong mga naandito na kailangan na nila na isacrifice ang kanilang mga sarili para hindi sila alalahanin nitong si Milim.
mahal nila ang kanilang master. Kaya kahit na mamamatay sila dito, ay okay lang sa kanila. Alam ni Frey kung gaano magiging kahited itong battle na ito. Sigurado daw na seryoso makikipaglaban itong si Milim dito. Ang tanging pagkakataon lang daw na seryoso nakipaglaban itong si Milim dati ay yung laban niya kay Gay Crimson. Kung saan ay sumira sila ng isang buong country. That time daw ay hindi pa pinapanganak itong si Frey. That time kasi ay wala nang pinapahalagahan na kahit na sino itong si Milim na pwedeng mapahamak kapag siya ay nag-all out. Kaya nagawa ni Milim na mag-all out sa kanila naging laban. Kapag nag-all out daw kasi itong si Milim ay hindi daw ito mahihirapan kahit na sino pa ang itapat mo dito. Ganun kalakas si Milim dahil sa kanya nga halos napunta ang powers ng creator. Pero ngayon ay iba na daw itong Milim na ito kasi may pakina ito sa kanyang mga kaibigan. Bali ang tanging paraan lang talaga para makalaban si Milim nang hindi nagpipigil ng tunay na lakas niya ay kapag nawala na itong sila Frey. So isa-isa na nagpaalam itong mga subordinates niya. Sabi nitong si Carrion, eh huli na daw sila. Hindi na daw sila makakaligtas dito. Pwede pa naman daw silang tumakbo at pwede pa nilang subukan na tumakas. Pero kung gusto daw nitong mga ito na magstay pa sila dito, eh ihanda daw nila ang kanilang mga sarili. Sabi naman ni Midley, eh oo nga daw. Ang lala na naman daw ng pangyayari. One crisis after another. Tsaka ngayon daw, eh tita mismo ng kanilang lord ang kanilang opponent. Ayaw niya daw na magpatalo. Pero ayaw niya rin naman daw na lumaban sa isang battle na hindi niya kayang maipanalo. Kaso lang, eh wala na daw silang choice dito. Kaya ngayon, eh magi-give up na rin siya. Kasi para naman daw ito sa kanilang pinakamamahal na master. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maibust naman tayo ng algorithm.